Ayaw man natin o hindi, kasi iba po ang kulay sa politika ni Senator Risa Ontiveros. Pero definitely, Senator Ontiveros saves the day sa Senate. No? Siya lang yung tanging senador na nanindigan ng walang kinakatakutan, hindi nag-alangan sa kanyang mga katanungan para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The rest of the senators, mistulang binigyan lamang ng espasyo para magsalita itong si Rodrigo Duterte. Meron pang ang isang senador sa katauhan ni Jinggoy Estrada. Instead na si Rodrigo Duterte ang pagtatanungin at igisa, si Senator Leila De Lima pa ang kanyang ginisa, ang dating senador, di ba? Pinalalabas pa ni Jinggoy Estrada na incompetent itong si Attorney Leila De Lima. Pero ang focus dapat sa war on drugs si Rodrigo Duterte. Ganun pa man, wala tayong magagawa kasi alam naman natin, particular itong si Estrada, na ang turing niya sa mga Duterte ay tunay na kaibigan. Kaya never nating mapapakinggan niya natutulig sa mga Duterte. Nung guest nga yan kay Christian Esguerra, tinanong siya ni Christian Esguerra kung anong masasabi niya sa issue sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Pusit eh. Pero sabi niya, di siya magsasalita. Kasi ang katwiran ni Jinggoy Estrada ay parehas niya itong tunay na kaibigan. Ngayon, ano ba ang nangyari noong October 28, 2024 diyan po sa subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Coco Pimentel? Eh, sabi ni Senator Panfilo Lacson, in-invade ni Rodrigo Duterte ang mga senador, ang senado. Tama ba yung kanyang obserbasyon? I believe so. Kasi parang naging press conference ang dating ng hearing in aid of legislation eh. Na at any time gustong magsalita nitong si Rodrigo Duterte, magsasalita siya. Parang ang nangyari sa mga senador, mga reporter na lamang at nagtatanong sa kanilang resource person na si Rodrigo Duterte. At yung mga sinasabi ni Rodrigo Duterte parang nasa press conference lamang. Patuloy at paulit-ulit na nagmumura. Ngunit ang maganda lamang doon talaga, siya po ay napaamin nitong si Risa Ontivero sa isang bagay na talagang alam naman na din ng lahat. May mga ebidensya na rin naman sa ICC in particular tungkol sa mga naging pag-amin na yon ni Rodrigo Duterte. Pero ang malaking katanungan ngayon para sa ating mga Pilipino ay ang criminal justice system ba dito sa ating Pilipinas ay functional ba talaga? Ako bilang isang criminologist, siyempre sasabihin kong opo, naniniwala ako na fully functional ang criminal justice system sa Pilipinas. Pero after the hearing, yung mga pananalita o pag-amin na isinagawa ni Rodrigo Duterte, at kung ito ay hindi magre-resulta sa isang kaukulang kaso laban sa kanya, eh magkakaroon po ako ng pag-aalinlangan ngayon sa aking isipan na ang judicial system sa bansa ay mukhang hindi po ganun talaga. I agree with Professor Antonio Contreras sa kanyang observation. Sabi ni Prof. Antonio P. Contreras dito, indeed, I agree that Duterte's presence dented the Senate, or at least most of those who attended, except for Risa Ontiveros. Again, baka isipin ninyo mga tol, ha? Makarisa tayo. Hindi po tayo makarisa Ontiveros. Salamat B. Soriano ha, sa inyo pong 2.99 super sticker. Nililinaw ko po sa inyo, marami po akong vlog in the past na kinokonden ako si Risa Ontiveros. Meron pa nga akong vlog dyan sa kanyang kinakaharap na ka. Alam nyo bang may kaso si Risa Ontiveros na hanggang ngayon dinidinig sa korte? Yung paglabag sa Republic Act 4200, the Anti-Wiretapping Act. Yun ay isinampang kaso nitong si Vitaliano Aguirre. I do not know kung ano na ang mangyayari dyan, but siguro eventually ma-acquit dyan si Risa Ontiveros kasi mukhang yung ebidensya ay hindi naman po sapat.
Oh, hindi naman tayo masasubjudice doon dahil hindi naman tayo involved parties eh. Saka opinion ko lang naman yan. Ngayon, si Riza Ontiveros kasi talaga ang naging exceptions doon po sa mistulang mga minions ni Duterte sa Senado. Sino-sino ba yung mga dumalo na senador? Si Senator Francis Tolentino, binigyan niya ng pagkakataon para mas maunawaan ni Rodrigo Duterte ang mga legal na posibilidad sa mangyayari. No? Yun ay indirectly na pagsasabi na dapat dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito lang yung maging limitasyon ng iyong mga magiging statements. Pero sa kabila noon ng kanyang pagpapaalala sa pamamagitan ng mga legal na konteksto, legal na concept, ay sumablay pa rin itong si Rodrigo Duterte. Alam naman natin kung ano nangyari, di ba? Umamin po siya. Oh, si Joel Villanueva. Tama ba? Nandun ba si... Tama, ano? Si Joel Villanueva. Si Cynthia Villar, bigla rin nawala. Makatapos sabihin lang na nagpatayo sila ng rehabilitation center. Tapos, parang sinasabi niya lang na sinuportahan niya ang Duterte. Tapos bigla na rin nawala sa eksena. Si Jingo Estrada. Oh. At si Coco Pimentel. Sino pa ba yung mga senador? Except yung tatlong senador na talagang alam naman natin na talagang yon ay totally loyal kay Duterte. Hindi na yun maikakaila. Si Padilla, si De La Rosa, at saka si Bongo. Oh. Tuloy natin yung binabasa po natin dito. Sabi dito ni Prof. Antonio Contreras, but only a DDS so detached from reality would believe it helped Duterte. Yung kasi yung paniniwala ng mga DDS eh. Nakatulong daw kay Rodrigo Duterte yung mga sinambit niya doon, yung kanyang presensya. Pero I do not agree with them. Dito ako nag-agree kay Antonio Contreras. Kasi sa totoo lang, nilubog ni Rodrigo Duterte ang kanyang sarili. Politically and legally. Only a blindly loyal sycophant would denigrate Riza Ontiveros or Leyla de Lima. It was an effing extrajudicial confession under oath. If there is, eto na yung pinaka-point natin dito. If there is anything critical here, what happened is a test to our judicial or to our system of justice. Because if we are not able to prosecute Duterte now, despite his public confession, then I would personally reverse my position and would not agree to allow ICC to acquire jurisdiction. And would now agree to allow ICC to acquire jurisdiction. Simply because if that happens, one condition for ICC to intervene would be met, that we will be unable to prosecute. Simply stated, kapag ka hindi po na-prosecute si Rodrigo Duterte dito po sa Pilipinas, meaning hindi po siya nasampahan ng kaso, lalabas na ang batas po dito sa bansa, ay mukhang totoo ang sinasabi ng ilan na para lamang po sa mayaman at hindi po pantay para sa mahirap. Na kapag ka mayaman at makapangyarihan, pwedeng makalusod sa batas, samantala kapag ka mahirap, hindi na nga mabigyan ng due process, hindi na nga mabigyan ng equal protections of the law, and worse, mapapatay pa ng ganun-ganun lamang. Kaya panoorin natin ngayon ito pong interview kay Senator Riza Ontiveros at reaksyonan po natin ang interview na ito ng editor-in-chief ng Philippine Star. Pakinggan natin mga tol. And ang dami namin nalalaman sa mga investigations nyo, no? Kaya lang yung last, meron yatang konting mga negative reaction na hijack daw yata. Na-hijack yata ng kampo nila, former President Rodrigo Duterte, yung session. Ano po yung masasabi niya? Yung mga observations na gano'n? Sinubukan niya talagang i-hijack tulad? Actually, hindi lang sinubukan eh, nagawa talaga eh. Siyempre sa parte ni Riza Ontiveros, hindi niya tatanggapin na hindi na hijack.
na-hijack talaga ni Rodrigo Duterte ang Senado. Kasi siya yung controlling. No? Although si Risa Ontiveros lang yung nanindigan. Siya talaga yung controlling sa buong hearing na yon. At anytime, kung gusto niya magsalita, magsasalita siya. Kung gusto niya magmura, magmumura siya. At nang sinubukan niyang i-hypnotize tayong lahat ng anim na taon na siya'y presidente. Oo, pati yung kultura at pakiramdam ng takot na ibinagsak niya talaga sa mga komunidad, lalo na sa pamamagitan ng war on drugs niya. I'm sure sinubukan niyang i-cast ulit yung spell na iyon nung unang hearing namin. Mabuti na lang, nandun mismo yung mga pamilya, mga victim survivors ng mga biktima ng EJK, sina Father Flavi at yung isang witness na na-present niya. Si Kuya Randy na tito ni Kian. Ito, to be honest with you, mga tol, balikan natin to. Dali. Father Flavi at yung isang witness. Ito. Alam niyo ba kung sino yung tinutukoy na tao? Yung pulis nitong witness na ito. Nakasama namin sa Antipolo City Police Station. Kilala ko. Pero, hindi na ako magsasalita muna. Let us wait kung ano yung mangyayari sa Senado. This na na-present niya, si Kuya Randy na tito ni Kian de los Santos, nandyan din Emmanuel de Guzman Pascual. Hindi po ako tapwak. Ako po ay tapuan. Ano? Kasi makailang beses ko na po kayong nababasang nanonood sa ating programa at lagi niyo po akong binabati ng tapwak. Ang tumatawag po ng tapwak sa akin, mga basher ko. Kasi sa pagkakaalam ko, hindi po magandang salita ang tapwak. Si Attorney Chel Jokno at yung isang witness na ipepresent namin si Sir Roger sa susunod na hearing. Pati si dating Senador Laila De Lima ay nandun. At sa susunod na hearing, ipipresenta niya yung kanyang tinatapos na... Malinaw na merong hearing pang susunod. Ano? At ito ay kaliwas doon sa kagustuhan ni Senator J.B. Ejercito at perhaps majority ng mga Pilipino na itigil na ito pong ginagawang pagdinig sa Senado. O kaya abangan natin yung susunod na hearing dyan sa Senado. Pag-aaral, pagkumpara sa mga EJ case nung panahon ni dating Mayor Duterte sa Davao City at yung mga EJ case sa ilalim ni dating Presidente Duterte nung war on drug. Sila yung pinakamalakas na ika nga magic para basagin yung spell na akala ni Duterte ay pwede niyang ihasik ulit na parang isang lagim na naman doon sa Senado, sa ating buong publiko. At kita naman din natin, Miss Ami, sa mga responses ng ating mga kababayan, pati mga netizens, we Filipinos saw through him, we see through him. At dadalin talaga natin ito hanggang sa dulo ng hinahanap na katotohanan at hustisya ng mga... Sabi ni Critical Thinker, Top 1, may sinuggest po ako sa kanila ni Senator Risa Ontiveros na pakigawin din krimen yung police vigilantism. Ako, hindi ako abogado. Pero alam ko na ang sagot sa kapag pulis ang pumatay, murder na kagad. Kaya there is no need na kasuhan pa ng particular police vigilantism. Ang killings kasi dito sa atin, if it is being done with qualifying circumstances provided doon sa ating revised penal code, kahit sinong tao, public servant man yan, policeman yan, o private individual, makakapag-commit sila talaga ng murder. At yung pagiging vigilante, malinaw po na murder po yun eh. Kasi pribadong individual o pulis ang gumawa niyan, meron pong tinatawag na evident premeditation, pinagplanuhan. Isa sa qualifying circumstance para sa kasong murder. Hindi naman magkakaroon ng vigilante killings kung walang pagpaplano. At definitely kung merong vigilante killings,
merong treachery. Kasi hindi mo naman mapapatay yung tao nang hindi mo tatraidorin. No, the essence of treachery is yung kawalan po ng pagkakataon ng tao na maipagtanggol yung kanyang sarili. O, kaya basically, hindi na kailangan ng batas na yon. Pero pag pulis, that is a qualifying aggravating circumstance. Kung babasahin po ninyo yung provision po ng ating revised penal code under Article 14, marami po yung paragraph na yon. Hindi ako nagkakamali, 10 o higit pa. Ay, hindi, 20 plus. No? Being a public officer, if you commit an offense or a felony, is an aggravating circumstance. Kaya sapat na yung batas natin tol eh, sa bagay na yun eh. Ang nais po nating malaman dito sa isinasagawang hearing ay yung maaaring maging liability ng isang tao, particular ang isang dating Pangulo ng Pilipinas, by his mere pronouncement. Kasi walang malinaw eh, na batas para doon eh. Yung provisions ng Republic Act 9851 o yung sa Crimes Against Humanity, hindi pa rin klarado eh. Dahil nga nakalagay doon sa binasa nating section nung nakaraan, di ba? Is dapat widespread and systematic yung willful killing. Eh, ang hirap ngayon i-relate iyon kay Rodrigo Duterte kasi unang-una, walang direktang ebidensya na sinasabi na nagpapakita na siya talagang nag-utos. Kaya siguro sa pamamagitan ng pagdinig na ito, unti-unting lalabas yung mga sirkumstansya at yung mga sirkumstansya na yon ang maaaring maging daan para bumalangkas ng panibagong pulisiya na maaaring magpanagot sa mga katulad ni Rodrigo Duterte at ng kanyang mga tauhan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Anyway, tuloy po natin ang pakikinig dito. Victim survivors sa DOJ man yan or sa International Criminal Court. You know, Senator, nanalo po si former President Duterte by a landslide on a promise to kill. At nung nagsasalita siya sa Senado, he was appealing again to this segment of the population na gusto yung kanyang hardline stance. Ano, in fact, he was so proud of it. At sinabi nga niya na nagkasagutan kayo. Ako, bastos ako. Ako, walang niya ako. Ganon talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako. Yung ganyang pag-amin ng isang tao, hindi yan dapat ginoglorify. Hindi yan dapat hinahangaan ng tao. Ako, pag ako yung nagsasabi dito na ako yung masamang tao, hindi niyo dapat yung hangaan. Kasi makatotohanan yun eh. Kapag ka ang isang masamang tao, hindi dapat hinahangaan. Ang isang bastos, ang isang walang hiya, hindi dapat hinahangaan. Dapat walang room sa ating dissenting pamumuhay, no? Ang mga ganyang uri ng pagkatao ng isang individual. No, kapag pagka walang hiya, dapat kinokondena. Kapag ka gago, dapat kinokondena. Hindi po dapat pinupuri, hindi po dapat ginagawang pamantayan na parang lahat tayo dapat ganun ang maging uri ng ating pagkatao. Nagpapalakpakan pa nga itong mga alipores ni Rodrigo Duterte dito eh, samantala yung kanyang sinasabi eh, puro kawalang hiyaan na. Pero ininyo, sasabihin niya na kung siya'y binigyan ng pagkakataon umuli, eh uulitin niya at gagawin niya pang doblado. Kung ang namatay ay more or less 30,000, eh kung mabibigyan siya ng pagkakataon, baka ang papatayin niya may 60,000 na. Tapos magpapalakpakan pa kayo. Ito lang, napakasimpleng kasabihan ito kung tutuusin eh. Ang isang pagkakamali ay hindi po maitutuwid ng isa pang pagkakamali. No? Alam mo naman na may problema sa bansa. Kriminalidad, korupsyon. Pero ang problema na yan, hindi mo maitutuwid kung mali ang kaparaanan mo. Halimbawa na nga itong si Rodrigo Duterte, naituwid niya ba? Naituwid niya ba? Naitama niya ba? Hindi, di ba? Nawala ba ang kriminalidad? Kailanman hindi mawawala ang kriminalidad. Itagahan niyo yan sa bato. Hindi mawawala ang kriminalidad
mabubuhay po yan magpakailanman. Mangyayari yan magpakailanman. Ang korupsyon, possibly mawawala. Pero ang kriminalidad, hindi. Kasi napakalawak po ng kriminalidad eh. No? Kaya pagka meron pong isang tao na nangangako po sa atin, nawawakasan po ang kriminalidad. Huwag po tayong maniniwala doon. Napakasinungaling po noon. Dahil maraming causes of crimes. No? Ito kaya ako nasasabi, syempre pinag-aralan po namin yan sa criminology. Criminology is the arts and science that deals with the study of crimes, criminals, and the effort of society to prevent and suppress them. Basically, ganun po yung simpleng definition ng criminology. Kaya pinag-aaralan kung ano yung crime causation. Mapipigil mo ba ang isang tao na gumawa ng krimen kung yun ay produkto ng kanyang passion? Sobrang selos ng tao kaya napatay niya yung isang tao. Mapipigil mo ba yun? Hindi mo mapipigil yun. Except kung maaawat mo mismo. Pero yung isipan niya, hindi mo mapipigil yun. Baka gumawa talaga ng krimen yun at ma-execute niya kinalaunan. At kriminalidad ang mangyayari. Kaya definitely, wala pong pagkakataon sa sinuman. Walang pagkakataon sa anumang lugar o sa kahit saang lugar na wala pong krimen. Kahit ang pinakatahimik na bansa sa mundo, meron po laging krimen. O, huwag tayong maniniwala sa mga politiko na pag sila'y nahalal, mawawala ang kriminalidad. Di totoo yun. No? At doon, unang-unang naging basihan ko kung bakit hindi ko binoto si Rodrigo Duterte. Hindi ko talaga siya binoto noon. Nagdidebate pa nga kami ng classmate ko kasi naniniwala siya na itataas ang sahod ng pulis eh. At nangyari naman talaga. Pero hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Rodrigo Duterte kasi bilang isang criminologist, kailanman hindi mawawala ang krimen. Mananatili yan sa buhay ng tao magpakailanman. Maraming motivation, maraming dahilan kung bakit merong kriminalidad. Pero pag sinabi ng politiko na susubukan kong tapusin ang korupsyon sa aking pamumuno, pwede pa. Kasi ang korupsyon, pwede talagang mawala. May mga bansa na wala halos korupsyon. At kung meron mang korupsyon na mangyari sa kanila, napapanagot po nila yung mga nasa likod nito. Pinakamagandang halimbawa niya, Singapore. Oh. Pag sinabi ng isang pangulo, katulad ni Rodrigo Duterte, na tatapusin ang problema sa illegal na droga in 3 months, aba, hindi rin kapanipaniwala. Kasi bakit? Marami rin pong factors kung bakit nagkakaroon ng paggamit ng illegal na droga. Yan, tinuturo ko yan sa drug education and vice control. Hindi lahat ng gumagamit ng illegal na droga ay masama. Kaya nga sinasabi ng mga supporter nitong si Rodrigo Duterte, pag illegal na, pagka-addict daw, dapat pinapatay na. Hindi po. Dapat sila'y ginagamot. Sila'y nire-rehabilitate. At yung mga pusher naman na nagsasamantala sa kanilang mga biktima, dapat ikinukulong, dapat inuhuli. Kasi yun yung proseso natin sa bansa. Nasa demokratikong bansa po tayo, meron tayong saligang batas. Ngayon, kung ayaw ninyo sa saligang batas po natin na i-obserba ito, dapat binago ninyo ang konstitusyon. Tanggalin nyo yung provision ng Article 3, Section 1 sa 1987 Constitution which states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Pero hanggat nandiyan yan, matuto tayong sumunod sa ating saligang batas. And no other than the former president, tapos lawyer pa siya, nilalabag iyon. Sinambit niya dito, di ba? Sabi niya, may death squad siya. Ano ang purpose ng death squad niya? Pumapatay. Para, syempre, wala na siyang maging problema sa kanyang area of responsibility. At yon ay indirectly sinasabi niya sa kanyang mga pulis. Sinasabi niya sa kanyang mga pulis na dapat i-encourage ang mga suspect na manlaban para mapatay ang mga ito at wala na siyang problema. Nakikita niyo yung ganong sistema? Maling-mali, tapos i-glorify ninyo. Tuwang-tuwa kayo, magpapalakpakan pa kayo.
Salamat, by the way, kay Juanito Velasco sa iyong super sticker. Oh, kasi sa galing lang ako. Galing ako sa... Ano po yung tingin nyo sa kultura natin? Nawala na po kaya yun o pawala na kaya yun? Seeing all these horror stories coming out sa Quad Committee at sa Senado, sa tingin nyo, mawawala kaya yun o nandun pa rin yun? Bago natin puntahan yan, nabasa ko lang yung suggestion ni Critical Thinker. Eh. Kasi ganito yung Critical Thinker. Sabi mo, kaya po gawing krimen yung ginawa ni Duterte na ginawang vigilante yung ating mga kapulisan. Nawala ng due process, na sentensyahan na kaagad, na yung tawag doon ay police vigilantism. Alam mo, Critical Thinker, kung ganyan po yung suggestion, unang-unang dapat baguhin, Constitution. Kasi, kung tatanggalin ang due process at yung mga pulis na ginawang vigilante, di umano, ay dapat sentensyahan na, eh parang nilabag mo yung konstitusyon. Kasi ang konstitusyon para sa lahat. Di ba? Ulitin ko, Critical Thinker, ah. Ulitin ko lang yon. Nakalagay doon, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ano ang kasunod nun? Nor shall any person be denied the equal protections of the law. Any person, privadong individual ka, o kahit public servant ka, or kahit police officer ka, you have your right to due process and equal protections of the law. Kung police vigilante ka, hindi pa rin pwedeng basta kasintensyahan. Kasi kailangan dumaan sa due process. The essence of due process is the opportunity to be heard. Hindi ka pa pwedeng basta sentensyahan. Ano, kung gusto nating ganun yung mangyari, ang unang-una dapat nating sinusuggestion, baguhin ang konstitusyon at tanggalin yung Section 1 sa ating Bill of Rights. Okay, balik tayo dito. Palagay ko may latak pa rin na nandun, pero pakiramdam ko rin, Miss Ami, dahan-dahan hinahawi natin yan. Dahan-dahan gumigising tayo sa bangungot na yan at hinaharap natin yung napakapait na katotohanan. Ito yung isang sinabi ni Raffy Lerma ng Nightcrawlers. Naalala ko nung pinasinayaan yung dambana ng paghilom ni na Father Flavi Villanueva, yung sa kanilang program paghilom. Sabi doon ni Raffy na yung pinakamasakit sa kanya bilang photojournalist sa mga EJ case ay na parang natanggap ba nating mga Pilipino, napayagan ba natin yun? Yun ang masakit na katotohanan. No? Sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi ako naniniwalang na majority ng mga Pilipino tanggap eh. Pero maraming mga Pilipino tanggap ang ganong sitwasyon. Ang utak parang utak ni Duterte. Di ba? Pansinin niyo sa mga comment sections sa mga panahong iyon, dapat nanlaban tong tao na ito. Ang ibig sabihin, dapat mamatay na. Ganon ang naging kultura ng mga Pilipino sa panahon ni Rodrigo Duterte na hindi dapat. At yun ang dapat nating mabago. Paano natin mababago yun? Yung ganong mindset ng mga Pilipino, yung hindi pag-tolerate dito. No? Kasi the moment na tinotolerate mo ang ganong sitwasyon, kailanman hindi yan magbabago, baka lumala pa yan. At higit sa lahat, dapat mapapanagot yung mga taong nasa likod niyan. At naniniwala ako na may kasalanan si Rodrigo Duterte. Ngayon, kung sasabihin ng mga supporter ni Rodrigo Duterte, eh dapat sampahan mo ng kaso, pumunta ka sa korte. Di ba kayo talaga nag-iisip ng tama? Unang-una, ako po'y vlogger lamang. Pangalawa, hindi po ako involved sa pamilya ng mga biktima. No? Hindi ako nila kamag-anak, hindi ko sila kakilala, paano ako magsasampa ng kaso? Oh, pangatlo, trabaho 'yan ng ating gobyerno. Kaya nga sinasabi natin dito, and I agree with Professor Antonio Contreras eh, na kung hindi masasampahan ng kaso itong si Rodrigo Duterte sa kabila ng mga pag-amin niya sa Senado, eh lalabas na parang walang kwenta ang judicial system dito sa Pilipinas. At tingin ko,
magkakaroon ng malaking impact yan sa pamamalakad, pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako bilang supporter ni PBBM, sana nananalangin ako na ang ating Department of Justice na nasa kanyang pamumuno o nasa kanyang supervision at sa pamumuno nitong si Secretary Boyeng Remulla, pag-aralan ang mga bagay-bagay tungkol dito at eventually magresulta ito sa pagkakaso kay Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga kasabwat niya sa napakamadugong war on drugs na kanyang ipinatupad sa panahon ng kanyang pamamahala bilang Pangulo ng Pilipinas. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.